Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Kami po minsan ay lumisan sa iyo, Panginoong Diyos, at lumakad sa kasalanan. At kahit kami ay nararapat sa iyong puot, kahatulan at pagkawasa, isinugo mo po ang iyong tanging anak, ang Panginoong Hesukristo sa mundo, para sa amin noong hindi ka pa namin kilala. At tinanggap niya ang sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin at nahugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo, kaya hindi na kami tatanggap ng walang hanggang kahatulan at sumpa. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa dakilang biyaya na nagligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot sa amin, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, na magkatipon sa iyong harapan, Panginoon, upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang mag-aral ng iyong salita at upang magkaroon ng fellowship. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin ngayon. Kaya pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan ng sapat na biyaya ang bawat isa sa amin. At tulungan po kami na mas maunawaan ng iyong salita, Panginoon, at ang banal na kalooban nawa ng Panginoon ay mahayag nawa sa amin. May ilang mga brothers at sisters ang nagpunta sa kanilang mga probinsya upang makita ang kani-kanilang mga pamilya, kamag-anak at kapitbahay. At naglilibang silang magkakasama dahil sa Chinese New Year. Nawa ang Panginoon ay samahan at patnubayan sila upang ang lahat ng mga bagay na ito ay maging mahalagang pagkakataon upang maipangaral nila ang Ebanghelyo sa kanilang kapamilya, kamag-anak, mga kapitbahay na hindi pa naliligtas. Maraming mga churches sa bansang ito at sa buong mundo ang nangangaral ng Ebanghelyo at iniingatan ng kanilang pananampalataya sa mahirap na sitwasyon. Nawa ingatan mo po sila, Panginoon, sa pisikal at spiritual na aspeto at bigyan sila ng sapat na biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 116. Awit 116, verse 8 at verse 9. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Mula verse 12 naman po, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panatas sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Hanggang dito na lamang po. Ngayon po ay Chinese New Year, kaya maaaring maraming mga tao ang nagtungo sa kani-kanilang mga probinsya upang makita ang kanilang pamilya. Marami akong nakikitang bakanteng upuan ngayon. At maaari, mayroon pong mga ilang mga kapatiran ang nagpunta rito upang makita ang kanilang mga kapamilya na nakatira sa Seoul at Gyeonggi-do. Kaya maaaring may ilang mga kapatiran na dumalo sa Seoul Center Church pagkatapos ng matagal na panahon. Mukhang hindi naman po nagpunta sa probinsya ang ating choir upang umawit ng papuri sa ating Lord's Day. Kaya salamat po. Sa tingin ko,
Ang mga taong naligtas ay taimtim na nananalangin para sa kaligtasan ng miyembro ng pamilya na hindi paligtas at nagsisikap silang i-evangelize ang kanilang pamilya at magkaroon sila ng pagkakataon na maipangaral ang ebanghelyo kaysa maglibang lang sa pagdiriwang na ito. Maraming mga tao ang naligtas noong nakaraang Grand Bible Seminar at maraming mga tao ang naliligtas sa iba't ibang bansa dahil maraming mga churches ang nagdadaos ng Bible Seminar. At naniniwala ako at nananalangin na maraming mga tao ang maliligtas sa hinarap habang patuloy tayong nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ngayon, ang paksa ng ating sermon ay pinamagatang ang buhay ng Kristiyanong born again. Para ito sa mga taong bagong ligtas pa lamang. Kinais ko pong patuloy na ipahayag sa inyo ang talata tungkol sa kung ano ang normal na buhay Kristiyano ng isang Kristiyanong born again. Kaya ang ating sermon title o pamagat ng ating sermon ay Buhay ng Kristiyanong Born Again. Ngayon, naligtas tayo sa pamamagitan ng dakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Tayo'y na-born again, ipinanganak na muli bilang mga anak ng Diyos at nagkaroon tayo ng tiyak na pag-asa na tayo'y makapasok sa walang hanggang langit. Kaya maaring ang Kristiyanong naligtas, siya ay may pusong nagtatanong, paano ko masusuklian ang biyaya ng Diyos? At ang talatang binasa natin, ang mga talatang ito ay isinulat ni Haring David, ang hari ng Israel, noong unang panahon. Sabi niya, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya kung titignan natin dito sa verse 8, sabi, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Kaya iniligtas ng Panginoon, sabi niya, ang aking kaluluwa mula sa kamatayan, mula sa walang hanggang pagkawasa, at inilipat ako sa buhay na walang hanggan. Ang mga mata ko sa mga luha, sabi, mga luha. Ito ang pahayag ng lahat ng uri ng kalungkutan, mga buntong hininga at pagdurusa. Sabi sa mga luha, iniligtas tayo mula sa lahat ng kalungkutan, paghihirap at depresyon. At pagkatapos sabi, ang paako, ang mga paako sa pagkatisod. Ang mga paa natin noon ay halos patungo na sa impyerno at pagkawasak. At halos mahulog tayo sa impyerno sa pamamagitan ng pagkabitag sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit ang mahabaging mga kamay ng Diyos ang humawak sa atin upang wag tayong mahulog. Kiniligtas tayo mula sa pagkahulog na ito. At sa verse 9, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Sabi lupain ng mga buhay, ibig sabihin, habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon. Kaya bago tayo naligtas, nabuhay tayo noon na malayo sa Diyos. Nabuhay tayo na tinatalikuran ng Diyos. Tulad tayo ng mga tao na mga tagasanlibutan. At tayo noon ay katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. Subalit pagkatapos magkaroon ng kaligtasan, hindi lamang tayo niligtas ng Diyos, kundi kasama rin natin ang Diyos at tinutulungan niya tayo sa ating natitirang buhay. Kaya sabi, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ang buhay na nabubuhay sa harapan ng Diyos, ang buhay na lumalakad kasama ang Diyos, ang buhay na nabubuhay kasama ang Diyos, sinabi rito,
Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ito ang relasyon ng ligtas at hindi ligtas. Ang relasyon nito, sila yung ligtas ay buhay at ang hindi ligtas ay patay. Ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ni Satanas magkaiba, ganang sinasabi sa Biblia. Kahit na nabubuhay ang mga katawan nila na magkakasama sa mundong ito, ngunit ang layunin ng buhay at ang pag-asa ay magkakaiba. At ang walang hanggang tadhana ay magkahiwalay bilang mga tao ng langit at tao ng impyerno. At sa verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ngayon po ang mga taong naligtas ay dapat na mabuhay na may ganitong puso. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Gaano nga kadakila at kamangha-mangha ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos? Natural na sa isang taong tumanggap ng biyaya ang magkaroon ng pusong kusang loob na sinusuklian yung biyaya. Maaring maging malungkot din na sitwasyon kung wala tayong anumang pagkakataon na gumawa para sa biyaya ng Diyos kahit na tumanggap tayo ng napakalaking biyaya. Idagdag pa sa kaligtasan, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon kung paano tayo mabubuhay para sa Kanyang kaluwalhatian at pwede nating suklian ng biyaya ng Diyos habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. At tinuturo sa atin ng Diyos kung paano natin masusuklian ang lahat niyang kabutihan sa atin. Kaya ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi layunin ang ating buhay kung paano tayo mabubuhay ng masagana sa mundong ito. Dapat nating pag-isipan paano natin masusuklian ang Panginoon sa kanyang dakila at kamangha-manghang biyaya. Labis tayong mahina upang suklian ang biyaya ng Diyos at wala tayong sapat na panahon upang mabuhay para sa biyaya ng Diyos. Kahit na hindi natin masuklian ang biyaya ng Diyos, dapat tayong mabuhay sa natitira nating buhay para sa biyaya ng Diyos. At ito ang layunin ng ating buhay Kristiyano. Kailangan nating malaman kung ano ang biyaya ng Diyos. Kasabi rito, sa verse 12, lahat niyang kabutihan sa akin. Kaya napakaraming biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang ilan sa mga ito, kailangan nating pag-isipan ang mga gawa na ginawa ng Diyos para sa atin. Ano ang ginawa ng Diyos upang maligtas tayo? Kahit na nag-aaral tayo ng mga salita sa Biblia, lagi natin itong nakakalimutan. Walang buhay na nilalang kung walang araw, alam nating lahat. Pero kaunti lang ang pasasalamat natin sa Diyos na siyang lumikha ng araw. Kaya kung walang araw, walang mabubuhay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat sa kapaligiran para tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya sa mga gawa, chapter 17 mula verse 24, sabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ang lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. At sa verse 28, sinabi doon, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Biyaya ito ng Diyos na ang ating laman ay buhay pa sa mundong ito. Nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa mga tao. Sa Jeremias 27, sabi niya, ako ang gumawa ng lupa pati ng hayop ng tao na nasa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisig at ibinigay ko ito sa kaninumang marapatin ko. Kibatid natin ang mundo lamang ang tanging lugar dito sa kalawakan kung saan maaaring mabuhay ang tao. Ang mundo ang pinakamahalagang lugar sa kalawakan at ang lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay na kasama ang ibang mga buhay na nilalang. Sa mga nilalang ng Diyos, ang tao ang tanging nilalang na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya nga ako at ikaw,
Bawat tao ay mas mahalaga kaysa sa buong sanlibutan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 16:26. Sabi niya, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang buhay na binanggit ng Diyos ay hindi po yung buhay ng laman na mabubuhay lamang ng ilang taon sa mundong ito. May buhay ang halaman at may buhay din po ang mga hayop. Ngunit walang mga kaluluwa o espiritu ang mga hayop. Kaya nga tapos na ang lahat kapag namatay sila. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 21, sinong nakakaalam, sabi, kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas? Ang espiritu ng tao, yan ang larawan ng Diyos na umaakyat pa itaas kapag namatay na ang laman. At sa Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Kasi sinabi ni Jesus na mas mahalaga ang kaluluwa kaysa sa buong sanlibutan. Ang kaluluwa ay ang buhay ng tao na ibinigay ng Diyos. At ayon sa salita sa mga awit 49, sa verse 20 sabi, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Ngunit ang mga hayop ay walang kaluluwa. Lahat ng mga hayop ay nilalang para sa mga tao. Kaya ibinigay ng Diyos ang lahat ng mga nilalang para sa tao. Kaya sabi, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang tao ang mahalagang nilalang na nilikha para sa plano. Nilikha siya ang tao para sa layunin ng Diyos. Sa Genesis chapter 1, verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay at pagkatapos ang tao sa huling araw ayon sa kanyang larawan. Kamangha-mangha po ito. Bilang kapareha ng pag-ibig ng Diyos, ang tao ang tumanggap ng buhay ng Diyos at naging mga anak ng Diyos. Sa huli, makakapasok ang tao sa kaharian ng Diyos at mabubuhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan upang maging gaya ang tao ng Diyos. At talagang kamangha-mangha ito. Hindi po ba? Ang tao ang pinakamahalaga sa lahat ng nilalang ng Diyos. Kasi sa Isaiah 49:5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako'y pinarangalan. Kaya ako'y marangal sa mata ng Panginoon. Napakahalaga nating mga nilalang. Kaya nilalang ng Diyos ang buong sanlibutan at inihanda ang lahat. Lahat ng bagay para sa tao. Sa awit 100 verse 3, sabi, siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Nilalang ng Diyos ang ating laman at binigyan tayo ng buhay. Sa awit 139 verse 13 at 14, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay-bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaya kapag sinuri natin ang ating katawan, malalaman natin na imposible na malikha tayo ng ganito kung walang kakayahan ang Diyos. Paano nga aksidente magkakaroon ng ganitong katawan ang tao? Kaya ginawa ng Diyos ang lahat ng lamang loob natin sa laman. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. Kaya isinilang tayo ng ating mga magulang ngunit hindi nila tayo nilikha. Ang biyaya ng mga magulang na nagsilang sa atin at nagpalaki sa atin ay labis na mahalaga. Pero ang Diyos na naglalang sa atin ay higit na mas mahalaga at ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang spirito ayon sa kanyang larawan. Ngunit ang tao ay naligaw dahil sa mga kasalanan na layo sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi nais na ang kaluluwa na nilalang ayon sa kanyang larawan ay mahulog sa pagkawasa.
Kaya nga, sinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak upang iligtas tayo. At para rito, ang anak ng Diyos ay namatay para sa tao dahil ang tao ay larawan ng Diyos. Kapantay ng Diyos si Jesus, siya ang tagapaglikha. Ngunit nilisan niya ang pinakamataas na lugar ng Diyos, ang kaluwalhatian ng langit, at dumating siya sa sanglibutang ito. Hindi natin kailan maiisip ang plano ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naging tao, ito ay upang iligtas tayo at gawing tayong kagaya ng Diyos. Ang dahilan kung bakit dumating si Jesus sa mundo mula sa kaluwalhatian ng langit ay upang alisin tayo mula sa sanglibutang puno ng mga karumihan at kasalanan at upang dalhin tayo sa kaharian ng langit. At kapag inisip natin ito, mauunawaan natin kung gaano kadakilang biyaya ang ating natanggap. Noong hindi pa natin ito alam, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa sanglibutang ito upang iligtas tayo. Walang anumang kasalanan si Jesus, kundi isang sakdal at banal, nagkatawang tao, kinuha niya ang kasalanan ng sanglibutan sa kanyang laman. Dinala niya ang aking mga kasalanan at ang inyong mga kasalanan sa kanyang katawan at hinatulan siyang mamatay sa krus. Nagdusa siya ng hindi mailarawang kahihiyan at sakit sa krus. At dumanak ang lahat ng kanyang dugo at pagkatapos ay tinubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan magpakailanman. At sa pamamagitan ng pagkawasa ng kapangyarihan ng kamatayan at dahil sa kanyang muling pagkabuhay, hindi lamang niya tayo binigyan ng matibay na ebidensya at pinatawad ang ating mga kasalanan, kundi binigyan din niya tayo ng buhay ng muling pagkabuhay upang muli tayong maipanganak bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo naligtas dahil sa mahalagang dugo ng Panginoon na namatay para sa ating mga kasalanan at nagdanak ng dugo para sa ating mga kasalanan, kundi sa 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Ang kamatayan ni Jesus ay ang mamatay para sa atin at ang kanyang muling pagkabuhay ay ang bigyan tayo ng buhay ng muling pagkabuhay. Kesa John 3:5, malibang ang isang tao'y ipinanganak ng tubig at ng espiritu. Ang tubig ay katarungan ng Diyos. At dahil sa katarungan ng Diyos, namatay si Jesus at dumanak ang kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang espiritu naman ang nagbigay sa atin ng espiritu ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ibinigay niya sa atin at ginawa niya tayong maborn again. Ang tubig at espiritu ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gayun din naman, ang katubusan at muling pagkabuhay, lahat ng mga ito ang mga dahilan kaya naipanganak tayong muli. Kaya nga namatay siya para sa atin, nabuhay muli para sa atin, umakyat sa langit para sa atin, upang dalhin tayo sa kanyang kaharian. Kaya noong ang tulisan sa kanyang tabi, noon ay nagsisi, sinabi ni Jesus sa tulisan, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang dalhin tayo sa paraiso sa walang hanggang langit. At hindi lamang niya tayo niligtas, kundi pinuprotektahan niya tayo, ang ating katawan, habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Kasi sinabi sa Mateo 10 verse 30, at maging ang mabuhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. At kung bakit niya sinabi sa verse 29, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ang isang kusing ang pinakamaliit na halaga ng salapi. Ang katotohanan na ang dalawang maya ay ipinagbibili ng isang kusing, ang ibig sabihin kahit na ang mga maya na walang halaga, sabi niya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ang kaluluwa ng isang tao ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga maya sa mundong ito. Kaya nga, maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Walang sino man ang makakabilang ng mga buhok sa kanyang ulo. Hindi nga natin kayang bilangin ang bilang ng ating pilikmata. Kaya nga alam ng Diyos ang ating mga sitwasyon higit kaysa pagkaalam natin sa ating sitwasyon. Kaya nga may himno, sabi, but I know whom I have believed,
And I am persuaded that He is able. Sabi niya, to keep that which I've committed unto Him against that day. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pinoprotektahan niya tayo, pinapatnubayan, at tinutulungan niya tayo. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, umakyat siya sa langit. Sinugo niya ang Espiritu Santo at ipinaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kasi Roma chapter 5 verse 5, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ipinaunawa sa atin ng Holy Spirit ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Gayun din sa 1 Corinthians, sa chapter 2 verse 12, sabi, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ang Espiritu Santo rin ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. At hindi lamang sa atin ipinaunawa ang biyaya ng Diyos, kundi Kanya ring iniligay sa ating mga puso ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos, ito ang Espiritu ni Kristo at isa sa tatlong persona ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay nasa akin, si Kristo ay nasa akin, at ang Espiritu Santo ay nasa akin. Lahat ng ito ay iisa po ang kahulugan. Kaya noong nakaraan, pinag-usapan natin ang tungkol sa pinakamadakilang kaloob ng Diyos sa mundo. Ang Espiritu Santo, ito rin ay isang kaloob na ibinigay sa atin. At ang Espiritu Santo na nasa atin ay mananatili sa ating buong buhay at gagabayan tayo hanggang sa makapasok na tayo sa langit sa katotohanan. Hanggang sa makapasok na tayo sa kaharian ng langit, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Ano po sa palagay niyo? Naniniwala po ba kayo? Dapat din ninyong paniwalaan ng bagay na ito. Naniniwala tayo sa kaligtasan, bakit hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay nasa atin habang nabubuhay tayo sa mundong ito? Dapat din po ninyong paniwalaan ito. Kung hindi kayo maniniwala rito, mahuhulog kayo sa pag-aalala, sa kaguluhan, sa awa sa sarili. Kasi sabi ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dinagdag pa kayo, huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintilang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang Diyos ang aako ng responsibilidad. Ngayon, matapos nating maligtas, iniingatan ng Diyos ang ating mga katawan hanggang sa makapasok tayo sa kaharian sa langit. Ginagabayan tayo sa katotohanan. Iniingatan tayo mula sa pagkatisod sa ating mga lakad sa pagsunod sa Panginoon at binigyan tayo ng Diyos ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa Kanyang kaharian na malapit na malapit na. Ibinigay lahat ito ng Diyos sa atin. Ginawa niya tayong mga anak ng Diyos at binigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa Kanyang kaharian. Lahat ng biyayang ito na hindi maipaliwanag na dakila at kamangha-manghang biyaya, ngunit kung hindi ko ito masusuklian ng pagsabi na ano ang aking, anong gagawin ko upang masuklian ng lahat ng biyayang iyon? Kailangan magtanong tayo, tama po ba? Hindi ko masusuklian ng biyaya ng pag-ibig, ngunit ang mahinang puso at hamak na katawang ito ay magiging lingkod mo. Hindi kita masusuklian, ngunit ngayon, ang aking kaluluwa at katawan ay sa Panginoon. Ngayon, mamubuhay ako o mamatay man, mabubuhay ako para sa Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian. Natural po na bagay ito. Sa Hebrews 9:12, si Jesus mismo ang naging kordero ng Diyos na matay sa krus bilang handog pangkasalanan at isa na katuparan ang walang hanggang katupusan sa pamamagitan ng pagdanak ng Kanyang dugo. Ito ang walang hanggang katupusan na ipinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman at nang naunawaan natin at sinampalatayanan ng Kanyang biyaya, naligtas ang ating mga kaluluwa. Kasi sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sumuway si Adan noon sa Diyos at dahil sa pagsuway, namatay ang Kanyang kaluluwa. Sabi, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka.
Sinabi ng salita ng Diyos, huwag kainin. Subalit sabi ng Diablo, kainin mo. Hindi sila namatay dahil kinain nila ito. Ngunit dahil tinanggap nila ang salita ng Diablo sa halip na sa Diyos, naputol ang relasyon ng tao sa buhay na Diyos. Mula noon, ang lahat ng mga ipinanganak mula kay Adan ay ipinanganak ng mga makasalanan at ang mga makasalanang iyon ay mga espiritual na patay. Subalit binuhay niya tayo kay Kristo ng mga patay sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan kay Adan. At ngayon, niligtas niya ang ating mga kaluluwang mga patay noon sa pagsalangsang at mga kasalanan. At sa John 10:28, at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugang hindi na muling mamamatay pa. Hindi ganun ang pagkahulugan nito. Sinasabi ng iba na maging ang taong ligtas ay maaring mapunta raw sa impyerno kapag nakagawa sila ng mali. Sinasabi nila ito sapagkat hindi naman nila talaga alam. Sa palagay ko po ay sinasabi ito ng mga taong hindi talaga ligtas. Ang mga naligtas ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na kailanman mamamatay. Kung makagawa ka ng mali, didisiplinahin ka habang nabubuhay ka sa mundong ito. Maaari kang makatanggap ng matinding disiplina sa iyong katawan o maaari kang makatanggap ng higit na kaparusahan na kung saan kukunin ang iyong pisikal na buhay. Kaya nga sa 1 Korinto 5:5, ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Maaring mabigyan ng kaparusahan ng mga banal ngunit wala itong pagkawasa. Sa huli, ang mga born-again Christian ay hindi kailanman mapapahamak. Kaya nga sabi, at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang Diablo ay hindi makapagnanakaw ng ating kaligtasan mula sa kamay ng Diyos, kaya hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. May doble, triple pong ligtas. May safety device sa kamay ng Panginoon. Nasa kamay ng Amang Diyos, ngunit maaari ba tayong makuha ng Diablo? Hindi po. Hindi kailanman. Gaano po ito kaligtas? Ang kaligtasang natamo natin ay siguradong ligtas hanggang sa makapasok tayo sa langit. Ang mahalaga ay kung naligtas ka ba o hindi. Kung ligtas ka, binigyan ka na ng Diyos ng buhay na walang hanggan, hindi ka na kailanman mamamatay. Mawawasa, nasa kamay ka ni Kristo at sa kamay ng Diyos Ama. Kasi Colossians 3 verse 3, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Itinago tayo ng Diyos ang ating buhay sa ilalim ng talukbong ng buhay ni Kristo, katulad ng dakilang kayamanan na nakatago. Gayunpaman, ganito po kadakila at kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 3 to 4, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang taong na ipanganak ng muli ay anak na ng Diyos. Ang mga born again ay anak ng Diyos. At ngayon, bagaman ang katawan ay buhay pa sa sanlibutan, hindi po tayo taga-sanlibutan. Kaya sabi sa John chapter 15, ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Ang pinili ay upang makilala ang taong pupunta sa langit. At ito ay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Ang mundong ito ay masisira at kukupas. Walang magtatagal dito magpakailanman. Gayunpaman, may manang hindi nasisira at hindi kumukupas, hindi naglalaho na inilaan sa langit para sa atin. Ang kaharian ng Diyos na inihanda para sa atin ng Diyos, yan po yun. Kasi John 14, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Naghanda ang Panginoon ng bahay sa langit para po sa atin. Gaano na lamang po kaganda ang pagkakagawa ng Panginoon sa bahay na iyon? Ang pinakamaganda at kamanghamangang bahay sa mundong ito ay marahil hindi maikukumpara sa bahay na nakalaan sa atin sa langit. Hindi ito maihahambing o mailalarawan ng kahit anong bagay sa mundong ito. Ipinahintulot niya sa atin ang lahat ng kasiglahan ng kaharian ng langit.
Mabubuhay kasama natin ng mga anghel sa kaharian ng langit, ngunit hindi namatay si Jesus para sa mga anghel na nahulog. Ang mga anghel na nahulog ay naging diablo. At bagaman nasa kaharian ng langit ang mga anghel, hindi sila mga anak ng Diyos o asawang babae ni Kristo. Ang anak ng Diyos ay tagapagmana ng Diyos na nagmamana ng lahat ng kayamanan ng Diyos. Kasabi sa Romans 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. At ang pagiging bride o asawang babae ni Kristo ay makakatanggap ng kaparehong kaluwalhatian kay Kristo. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging bride o asawang babae ni Kristo. Kaya maging ang mga naligtas na ay hindi alam kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang posisyon natin. Habang pinag-aaralan po natin ang Biblia at kinikilala ito ng higit at higit pa, talaga pong aapaw ang pasasalamat at kaligayahan. At natural na lamang na magkaroon ng ganitong kaisipan. Dahil sa pag-uumapaw ng kaligayahan, ang tanong natin ano ang maisusukli ko sa biyayang ito. May mga kwento sa Biblia tungkol sa kung paano mamuhay o dapat mabuhay ang isang taong ligtas upang bayaran ng lahat ng biyayang tinanggap natin mula sa Diyos at palagi tayong may matututuhan o matututunan. Ang buhay na nagbibigay sukli sa biyaya ng Diyos ay ang kaluwalhatian ng makalangit na Ama. Maraming mga taong hindi ligtas ang nag-iisip na ganito, kung masipag akong magtatrabaho, dadalhin pa ba ako ng Diyos sa impyerno? Kaya ang iniisip nila na kapag nagtrabaho sila, gumawa ng mabuti at mabuhay ng maayos, mapupunta raw sila sa langit. Kahit gaano ka pa magtrabaho ng mabuti at maging maayos, hinding-hindi ka maaaring makapunta sa langit at lahat ng pagsisikap para sa sariling kaligtasan ay hindi kailanman magluluwalhati sa Diyos. Ang ating kaligtasan ay 100% at kahit na 1,000% na lubusang naisakatuparan sa pamamagitan lamang ng Diyos at hindi na kailangang dagdagan natin ito. Maging ito ay mula sa ating mga pagsisikap o hindi, hindi yan kailangan. Kaya nga, matapos maligtas, mabubuhay tayo sa buhay ng pagsunod na may pagpapasalamat at kaligayahan para sa biyayang ito na nagbigay luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos. Kaya nga, bagaman maraming bagay na nagagawa ang mga hindi ligtas para sa Diyos, hinding-hindi nila maluluwalhati ang Diyos. At higit natural na natural para sa isang taong ligtas ang magkaroon ng puso na nagbibigay sukli sa mga biyayang natanggap niya mula sa Diyos. Kaya ano pa dapat ang inyong dapat isipin? Ito ay isang dakilang biyaya. Kahit mabuhay tayo ng 100 beses para sa Panginoon, hindi natin kailanman mapapalitan ang pabor. Tama po? Hindi natin mabibigyang sukli ang biyaya. Upang magbigay sukli sa biyaya ng Panginoon ay upang magbigay sukli para sa dakilang biyayang ibinigay sa atin at kahit na maliit na paraan lamang, dapat gawin natin. Likas lamang sa atin ang pagbibigay sukli sa biyaya at ito ang layunin ng Christian life. Hindi natin dapat ito kinakalimutan. Ngunit ang panahon ng pagbibigay sukli ay napakaikli at tayo ay napakahina pa upang magbigay sukli sa biyaya ng Diyos. Gayunpaman, upang makapagbigay sukli sa biyaya ng Diyos, dapat tayong sumunod sa salita at mabuhay ng buhay na naglilingkod sa Diyos. Hinihiling sa atin ng Diyos na bigyang sukli natin ang biyaya ng Diyos. Kaya kahit mahihina tayo, kailangan nating suklian ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa salita at paglilingkod sa Diyos. Sa Matthew chapter 6 verse 9, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano sila manalangin. Sinabi ng mga alagad noon, sabi nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Kaya ang paraan ng pananalangin na itinuro ni Jesus
ay matatagpuan sa Matthew chapter 6. Tama po ba? At sabi sa Matthew chapter 6 verse 9, sabi niya, manalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito ang nilalaman ng unang bahagi ng panalangin. Ama naming nasa langit, ang Diyos ang aking ama at ama nating lahat. Nang maligtas ako, nakamit ko ito ng nag-iisa. Ngunit tayo ng mga naligtas na ngayon ay pamilya na, grupo na. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 19, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kaya kayo ay mga kaanib na ng sambahayan ng Diyos. Ang mga taong papunta sa langit ay mabubuhay ng magkakasama magpakailanman at dapat na mabuhay ng magkakasama sa mundong ito. Tama po? Ang pamilyas, tayo ay pamilya, kaya sa ilalim ng iisang ama, tayo ay magkakapatid. Natanggap natin ang parehong pag-ibig at buhay, kaya nga may pareho tayong pag-asa at parehong layunin ng pamumuhay. Ginawa niya tayong tawagin siyang ama namin. Kaya ama namin, anuman namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Kaya po, una, anong ibig sabihin nito? Sambahin ang ngalan mo. Dahil ang mga tao ay nakagawa ng kasalanan, ang pangalan ng Diyos ay nasisira, nadudumihan sa pamamagitan ng krimen ng tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay narurumihan dahil naliligaw sa ilalim ng otoridad ng Diablo ang taong nilikha sa pamamagitan ng wangis ng Diyos. Maging ang Israel, sila noon ang piniling bayan ng Diyos, ngunit dahil sumuway sila sa salita ng Diyos, ikinalat sila sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, at nang ang kanilang lupa ay naging disyerto at natuyo, ganito naman ang sinabi ng bansang Hintil. Ayon sa Ezekiel chapter 36, sa unang bahagi, nasakop nila ang lupain at sinabi sa Ezekiel 36 verse 2, aha, sabi nila, at ang sinaunang matataas na dako ay naging aming pag-aari. Kaya nasaan ang bayan ng Diyos? Nasaan ang Diyos? Marahil patay ang Diyos ninyo. Kapag nawawasak ang bayang Israel, natural na narurumihan ang pangalan ng Diyos. Kaya dahil ikinalat sila sa buong mundo at isinumpa, ang pangalan ng Diyos ay narumihan dahil sa kanila. Kaya ang dahilan kung bakit ipinauli ng Diyos ang bayang Israel ay upang manumbalik ang banal na pangalan ng Diyos. Ang bayan ng Israel ay nawawasak dahil sa kanilang mga kasalanan upang maipakita na buhay pa ang Diyos. Sinabi ng Diyos, panunumbalikin ko ang bayang ito. Gaya nito, ang pangalan ng Diyos ay naging marumi dahil sa paggawa ng kasalanan ng mga tao at nasira ito, kaya nabuhay sila sa ilalim ng otoridad ni Satanas. Naging mapagkunwari at nadungisa ng pangalan ng Diyos, kaya iniligtas tayo ng Diyos alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Nilikha niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin ay nawala natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ngayon ay kailangan niya tayong iligtas upang panumbalikin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, sabi, Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sambahin nawa ang pangalan mo. Tayong tumatawag sa Diyos na Ama ay dapat na gawing banal ang kanyang pangalan. Kapag may ginawang mali ang anak, di po ba't narurumihan ang pangalan ng Ama? Halimbawa, may nakulong, sasabihin ng ibang tao, alam niyo ba kung kaninong anak siya? Hindi ba iyan ang anak ng ministro? O di kaya, hindi ba siya ang anak ng dating pangulo? At nadudungisa ng pangalan ng kanyang Ama. Tama po? Kapag may ginawang maganda ang anak, on the other hand, mapapapurihan ang pangalan ng kanyang ama. Kaya kapag ginawang mabuti ang anak, o gumawa ng mabuti ang anak, sasabihin nila, wow, napakalaki niya, o napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Sinasabi nila, ang saya siguro ng ama niya. Kaya natural lamang na iisipin nila ang ganito. Kung titignan nyo sa Romans chapter 2, sinabi,
Dahil sa sambahayan ng Israel, ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga Hintil. Nararapat na tumanggap ng kaluwalhatian ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Kaya sabi, sambahin nawa ang pangalan mo. Kapag sinasabi natin ang ganito, agad bang napapabanal ang pangalan niya kapag sinabi lang natin, sambahin nawa ang pangalan mo? Hindi ganoon. Kapag mayroon tayong maayos na buhay bilang anak ng Diyos, kapag tayo ay natatangi at banal, may banal na buhay, kapag sinusunod natin ang kanyang salita, iyan ang paraan na nakakatanggap ng kaluwalhatian ang pangalan ng Ama. Kaya tayong mga Kristiyano, sinasabi natin, Ama, Ama, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dapat nating pakabanalin talaga ang pangalan niya. At kapag ganun, magiging banal ang pangalan niya. Kaya ano ba ang pangalan ng iyong Ama? Kapag may nagtatanong, hindi lamang natin sasabihin ang pangalan niya ay Kim o anuman, kundi sasabihin natin ng may paggalang. Ang pangalan ng tatay ko ay Kim, ganito at ganoon. Mas magalang kapag tinatawag natin ang pangalan ng ating Ama ng may paggalang. Ngunit kung nilalapastangan natin ang ating Ama, ito po ay pagtataksil. Nung araw, kapag ang Biblia, noon po, yung Biblia, nung isinusulat ito at kinasihan ng Banal na Espiritu, tinatawag natin itong orihinal na kopya. Tinanggap nila ang salita ng Diyos at isinulat sa balat ng hayop. Subalit sa paglipas ng panahon, naluluma ito at napupudpod, kaya kailangan nilang kopyahin ulit at tinatawag naman natin itong kopya ng Biblia. Kapag kinukopya nila ang Biblia at sa tuwing kailangan nilang kopyahin yung pangalan na Jehovah, kailangan nilang labhan muna ang kanilang damit at magsuot ng malinis na damit, kailangan nilang palitan ang kanilang panulat at pagkatapos doon nila isusulat ang pangalan ng Diyos na Jehovah. Itinuturing nilang napakahirap at banal ang pangalan ng Diyos. Maraming mga nakasulat na ganito. Para mapabanal natin ang pangalan ng ating Amang Diyos, dapat tayong mag-ingat sa ating pananalita at dapat tayong mag-ingat sa ating asal gaya ng pangalan ng Diyos na banal. Sabi, kayo ngay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kapag nagiging tulad tayo sa kabanalan ng Diyos, ang ating Amang Diyos ay tatanggap talaga ng kaluwalhatian. Kapag tayong mga anak ng Diyos ay may ginawa, kapag mayroon tayong sinabing walang ingat at may ginawang masama, kapag ganoon, maaaring sabihin nila, kaligtasan? Kaligtasan? Anong silbi nun? Yan ang sasabihin nila. Kahit pasubukan nating akayin sila, sasabihin nila, ang galing mong magsinungaling. Maniwala ka para sa sarili mo at hindi para sa akin. Ganyan ang kanilang sasabihin. Ngunit kung tayong mga Kristiyano ay may napakabanal at napakaayos na buhay, natatanging buhay at kapag sinusunod talaga natin ang salita ng Diyos, kapag ganon, ang mga taong nakakapansin sa atin ay sasabihin, wow, anak nga siya ng Diyos. Kakaiba siya. Kasi Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sinabi po yan ni Jesus sa Matthew 5. Tama po. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang Diyos ang liwanag at si Jesus ang nagpakita ng liwanag ng Diyos. Maging tayong mga mananampalataya, sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sabi niya, kayo rin ay ilaw ng buhay at dapat nating paliwanagin ang ilaw na iyon. Dapat tayong lumiwanag para sa mas maliwanag at mapaliwanag ang ilaw ng Panginoon. At luwalhatiin ninyo ang inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin po, may nagsasabi, wow, anak nga siya ng Diyos. Hindi lamang nila ito sasabihin, kundi maniniwala rin sila. Kapag naniniwala sila na nakatanggap ng kaligtasan, ito ay kaluwalhatian sa ating Ama sa langit. Kaya dapat tayong magkaroon ng buhay na nagsusukli sa biyaya ng Diyos. Balikan natin yung Psalm 116 sa verse 12. Sabi,
Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Huwag po nating kalimutan kahit sa isang saglit ang biyayang ibinigay sa atin. Tama po? Ano ang aking isusukli? Kung wala tayong pusong nagkukusa upang suklian ang biyaya ng Diyos, iyan po ay isa ng pangunahing kasalanan sa harap ng Diyos. Ang pangunahing kasalanan, ibig sabihin ay mula dito, lalabas ang iba pang uri ng kasalanan. Kaya sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay kasalanan. Kaya kung wala tayong puso na suklian ng biyaya ng Diyos, wala rin tayong puso na susunod at wala rin tayong puso na magluluwalhati sa ating Diyos. At dahil dito, nabubuhay tayo ayon sa pagnanasa ng ating laman at ito ngayon ang pangunahing kasalanan na magagawa ng isang Kristiyano. Naiintindihan niyo po ba? Kasi 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Mula sa ugat, lumalabas ang lahat. Kaya mula sa ugat, lumalabas dito ang lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga, kung wala tayong puso na suklian ng biyaya ng Diyos, mula sa pusong iyan lalabas ang lahat ng uri ng pagsuway. Maging sa mga tao, halimbawa, nakatanggap ako ng biyaya mula sa isang tao noong nasa mahirap na kalagayan ako. Paano kung wala akong puso na suklian ng biyaya ng taong nakatulong sa akin? Kahit na hindi ko kayang bayaran ng buo, at kung wala man na lang akong puso na suklian ng biyaya at magpasalamat, ang tawag po natin dyan, ano po? Ang tawag, walang utang na loob. At ito'y maling-mali. Natural lamang po na magpasalamat at gumawa ng paraan. Kapag natulungan ka, gagawa ka ng paraan, mabayaran lamang kahit maliit na bagay yung natanggap mo. Tingnan natin 1 Timothy. First Timothy chapter 5, verse 4. Unang Timoteo chapter 5, verse 4. Ngunit kung ang sinumang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang, sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang babaeng balo dito ay taong namumuhay ng mag-isa. Hindi po bata kundi may edad na. Sinabi kung walang tutulong sa kanila, dapat silang tulungan ng iglesia, ng church. Ngunit kung babaeng balo ay may anak o may apo pa, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. May mga matatandang balo at may mga lolo, lola. Kung may mga anak o mga apo, sabi hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. Kaya dapat nila silang igalang. May iba na pinagsisilbihan maging ang mga patay na ninuno nila, ngunit natural lamang para sa atin, natuparin ng anak ang kanyang banal na tungkulin sa kanyang mga magulang hanggat sila ay buhay pa. Kaya hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. At sabi dito, gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Nagiging sakripisyo ito na karapat dapat sa paningin ng Diyos. Sabi na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Romans 12 verse 1. Sa lahat ng bagay na sinusunod natin sa salita ng Diyos para sa ating katawan, ang pagsusukli sa biyaya ng ating mga magulang ay isa ring sakripisyo at kaaya-aya sa Diyos. Nalulugod po dito ang Diyos. Kasi kung titignan ng 10 utos, may 4 na utos para sa Diyos at mayroon namang 6 na utos para naman sa mga tao.
At mula sa anim na utos para sa tao, ang una, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang ika-anim na utos ay nakakabit sa utos ng Diyos na nasa dalawang tapyas ng bato. Kaya may mga taong nagsasabi na ang puso ng paggalang sa magulang ay nangangahulugan na dapat itong gawin ng may pusong gumagalang sa Diyos. Sa lumang tipan, ang hindi paggalang sa magulang ay napakalaking kasalanan. Halimbawa ay kapag sinusuway ng anak ang kanyang magulang, umiinom yung anak at hindi maganda ang asal, sasabihin ng magulang, "Mali ang ginagawa ng anak ko." At kapag sinabi niya ito, ang lahat ng lalaki sa lungsod ay babatuhin yung kanyang anak hanggang sa mamatay. Ganyan ang kanilang ginagawa noon sa lumang tipan. Sabi sa Kawikaan, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Ibig sabihin nito na kung ang uwak o ang buitre ay tinuka ang kanyang mata, hindi na siya dapat mabuhay pa. Hindi natin alam kung gaano kalaking kasalanan ang hindi pagtupad ng ating banal na tungkulin sa ating mga magulang. Ang ikalimang utos ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang ika-anim na utos, huwag kang papatay. Ang ikapito, huwag kang mangangalunya. Iyan ang pagkakasunod-sunod ng kasalanan mula malaki hanggang sa maliit. At ang huwag kang magnanakaw, ang mas malaking kasalanan sa pagnanakaw ay ang mas malaki sa pangangalunya. Mas malaki sa pangangalunya ang pagpatay at mas malaking kasalanan sa pagpatay. Ano po? Kapag hindi mo ginagalang ang iyong mga magulang. Kaya mula sa anim na utos, limang bagay ang huwag dapat gawin at isa lamang ang nagsasabi ng dapat gawin. At ang dapat gawin ay ito, igalang ang iyong ama at ang iyong ina. Kaya sa Efeso chapter 6, simula verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, may pangako ito. Upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang pangako ng espesyal na pagpapala ay nakasulat. Ngunit ngayon, may mga taong iniisip na ang pagtupad ng tungkulin sa mga magulang ay ang pagiging mama's boy daw. Mali po ito. Iniisip ng ibang tao na hindi na kailangang paglingkuran sila sabagkat nagbibigay naman ng pensyon ng gobyerno sa mga magulang kapag matanda na sila. Ang mga magulang nila ang nagsilang sa kanila, nagpalaki sa kanila, nagturo sa kanila, pinalaki sila ng buong puso nila. Ngunit may mga anak na gusto nilang mamatay agad ang kanilang mga magulang kapag matanda na sila. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat magkaroon ng ganitong uri ng isip. Dapat kayong magpasalamat na buhay pa ang inyong mga magulang. Isa rin po ako sa hindi nakatupad ng tungkulin ko sa aking mga magulang. Ngunit hindi ko yun ginawa dahil ayaw ko, kundi hindi ko nagawa sapagkat naging napaka-abala ko po. Pagkatapos ko po kasing maligtas, mula noong bago pa ako maligtas, pumasok ako sa seminary at naging masigasig para sa Diyos. Kumita ako ng pera at nag-aral sa seminaryo ng 4 na taon at wala akong oras para alagaan ang aking mga magulang. Pagkatapos kong mag-aral sa seminaryo at pagkatapos kong makatanggap ng kaligtasan, nangaral akong mag-isa gamit ang aking Biblia mula noon kaya hindi ko na maisama ang aking mga magulang sa aking pangangaral. Sa halip, in-evangelize ko ang aking mga magulang at natanggap nila ang kaligtasan at ako po mismo ang nagbautismo sa kanila. At pareho na po silang kasama ng Panginoon. Gayunpaman, sinabi ng mga kapitbahay namin na hindi nila alam na may anak na lalaki pala ang aking mga magulang sapagkat noon, umuuwi ako ng gabi na at umaalis naman ng madaling araw. Bakit po? Mangangaral po kasi ako ng patuloy. Nagpatuloy ako at hindi ako pumipirmi sa isang lugar lamang. Kaya hindi ako pinagsilbihan ng aking mga magulang sapagkat namuhay ako ng maayos na buhay pananampalataya at naglingkod ako sa iglesia. Sapagkat hinayaan ako ng aking mga magulang na gawin iyon. Kaya kung
Gawin ulit iyon ang mamuhay na mahirap na buhay ng pananampalataya. Hinayaan nila akong mabuhay ng ganon. Ngunit ngayon, naiisip ko, gaano kaya kaganda kung buhay pa ang mga magulang ko? Gayunpaman, kung ginaganpanan nyo ang inyong banal na tungkulin bilang anak habang buhay pa ang inyong mga magulang, pagpapalain kayo ng Diyos. Kung pinagsisilbihan nila ang kanilang mga biyananman o ang kanilang mga magulang, kapag nakikita natin ang mga taong nagsisilbi sa kanila ng maayos hanggang sila ay mamatay, napakagandang tignan. Ang taong iyon ay tiyak na pagpapalain. Ang ating Ama, sa langit ang nagligtas ng ating mga kaluluwa, siya ay may likha. Mayambing ba natin ang kanyang biyaya sa biyaya ng ating mga magulang? Sa Matthew 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina, hinanggigit kayo sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Dapat nating mahalin at igalang ang ating mga magulang, ngunit dapat masigit nating igalang ang Diyos. Para sa paggalang sa Diyos, halimbawa, magiging misyonaryo ka, mangangaral ka. Kapag may utos na inilabas sa isang bansa noon para sa digmaan, at sinabi mo hindi ako pwedeng sumama kasi kailangan kong alagaan ang aking mga magulang, o hindi ako pwedeng sumama kasi marami akong anak, kaya hindi ba siya isasama sa digmaan? Hindi po. Ang pag-aalaga sa pamilya ay hindi malaking bagay, kundi ang pagkikipaglaban para sa bansa, para sa kalayaan at kapakanan ng bansa, uunahin yan at mas malaking gawain. Sasama sila sa gera at ang iba sa kanila ay mamamatay. Itinuturing ng mga Israelita na isang malaking karangalan kapag ang kanilang anak ay pumunta sa gera at namatay sa pakikipaglaban. Ituturing siyang bayani. Alam na alam ng Diyos kung hindi natin napagsisilbihan ng ating mga magulang dahil kailangan nating gumawa para sa kanyang kaharian, kahit pag gusto nating pagsilbihan sila. Ngunit kung hindi naman ganito ang sitwasyon, na kaya mo namang paglingkuran ng iyong mga magulang ngunit hindi mo ginagawa, kung gayon, iyan po ay hindi pagtupad sa banal na tungkulin bilang anak. Huwag niyo pong gawin iyan anuman ang mangyari. Dapat nating tuparin ang ating banal na tungkulin sa ating mga magulang at dapat nating paglingkuran ng maayos ang ating amang nasa langit. Dapat nating luwalhatiin ang ating ama. Alam niyo po sa Animal Kingdom, ang mga hayop hindi nila pinaglilingkuran ng kanilang mga nanay na nagsilang sa kanila at nagpalaki sa kanila. Basta lang nilang iiwanan yan. Tingnan niyo ang Animal Kingdom. Kapag napalaki sila ng maayos ang kanilang mga magulang, iiwan na lang basta-basta nila ang kanilang mga magulang kalaunan. Pag halimbawa napisa ang isda mula sa itlog, umaalis na ito. Sa mga isda, mayroong uri ng isda na tinatawag na stickleback fish na ginagawa ang lahat maprotektahan lamang yung mga itlog mula sa isdang gustong kumain nito. Na hindi nga siya kumakain, mabantayan lamang ang itlog. Ganun din sa pugita. Umaalis yung babaeng pugita. Pagkatapos niyang mangitlog at ang lalaking pugita ang nagbabantay sa mga itlog hanggang sa ang mga ito ay mapisa. Sa sandaling mapisa ang mga itlog, ang lalaking pugita ay mamamatay na. Ito po ay dahil sa gutom at ang maliliit na pugita, kakainin nila ang katawan ng kanilang tatay na pugita. At iyon ang katapusan ng lalaking pugita. Hindi po alam ng mga hayop kung papaano aalagaan o susuklian ang kanilang mga magulang na nanganak at nagpalaki sa kanila. Ngunit ang mga tao po ay kailangan na alagaan ang kanilang mga magulang. Ito po ang batas ng Diyos. Ang mga naglilingkod ng mabuti sa kanilang mga magulang ay magagawang maglingkod ng mabuti sa Diyos. Kaya, napakahirap po na masunod ang salita ng Diyos kung walang pusong nagnanais suklian ang biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pusong iyon, gagawin ninyo ang abot ng inyong makakaya upang magpasya o upang mapasaya ang Diyos. At ito po ay natural lamang. Natural na suklian at pasayahin ang Diyos. Tingnan din natin sa ikalawang Kronika. Second Chronicles chapter 32. Ikalawang Kronika chapter 32 verse 25. Ikalawang Kronika chapter 22 verse 25. Ikalawang Kronika chapter 32 verse 25. Babasahin ko po mula verse 25. Ngunit si Hezekiah
ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Kahit ang puot ay dumating sa kanya sa Juda at sa Jerusalem. Si Hezekias noon ay hari sa Jerusalem, sa Juda. Ngunit si Hezekias ay hindi tumugon, sabi dito, ayon sa kabutihang ginawa sa kanya sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Si Hezekias ay naging hari noon sa Jerusalem noong mga 700 BC. Natanggap po niya ang biyaya ng Diyos lalo na po sa nangyari isang araw. Nakasulat po sa unahan ng 2 Chronicles ang partikular at naisulat din sa Isaías. Isang araw noon, si Haring Sennacherib ng Assyria ay pinalubutan ng Jerusalem ng may 185,000 na mga kawal ni Sennacherib upang ito ay wasakin. Pinalibutan nila ang kaharian ng Jerusalem. Ang mga tao sa Jerusalem ay naubusan ng pagkain. Dahil sila po ay napapalibutan, hindi sila makalabas upang makakuha ng makakain. Kaya halos kainin po nila ang kanilang mga anak. At sinabi ng lingkod na taga-Assyria na ipinadala ni Sennacherib, sabi niya, sa palagay ba ninyo ay magagawa ng inyong Diyos na ingatan kayong lahat? Walang sino mang makapaglilingkod sa inyo mula sa dakilang Sennacherib. At si Haring Hezekias po ay nakatanggap ng isang liham. Sabi, sumuko na kayo ngayon at kung hindi ay mamamatay kayong lahat. Hindi kayo maililigtas ng inyong Diyos. Walang sino mang makapagliligtas sa inyo mula sa dakilang Sennacherib. Kasi Hezekias ay umakyat sa templo at binuksan niya ang liham. Siya ay nanalangin. Sabi niya, Diyos, pagmasdan po ninyo ang liham na ito, pakiusap. Isinusumpa po kayo ni Sennacherib, O Diyos, ano po ang gagawin ninyo? At pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Propeta Isaías sa kanya. At sabi ni Propeta Isaías, huwag kang mabalisa, mamamatay silang lahat ngayong gabi. Nung gabing iyon, ang mga anghel ay dumating at pinagpapatay ang bawat isa sa 185,000 ng mga sundalo ng Assyria. Hindi na kailangan pa ng mga Israelita na magpakawala ng mga palaso. Pinatay silang lahat ng mga anghel. At nakasulat ito sa Isaiah 37. At karagdagan po, si Haring Sennacherib ay pinatay ng kanyang sariling anak. Kasi madaling sabi, iningatan ng Diyos si Haring Hezekias. Pagkatapos po nito, si Haring Hezekias ay halos mamatay dahil nagkaroon siya ng sakit. At pagkatapos siya ay humiga, humarap o tumingin sa mga pader at sinabi, Diyos, sinubukan ko pong mabuhay para sa inyo. Ngunit bakit mo kinukuha ngayon ang aking kaluluwa? Pakiusap po, pagalingin po ninyo ako. Siya po ay nanalangin ng may pagluha at siya ay pinakinggan ng Diyos. At ipinadala niya si Propeta Isaías at sinabi, ang Diyos ay nakinig sa iyong panalangin, kaya ang iyong buhay ay dinaragdagan ng 15 taon pa. Kahit na nakatanggap ng dakilang biyaya si Hezekias mula sa Diyos at higit pa napakaraming biyaya, siya po ay nagsimulang magmataas at hindi niya sinuklian ang biyaya ng Diyos. Kaya ang galit ng Diyos ay nagbadya sa kanya at sa buong Juda at Jerusalem. Ang kalimutan at hindi magbigay sukli sa biyaya ng Diyos ay isang kamangmangan. Nagustuhan lamang natin ang kanyang biyaya noong natanggap natin ito. Pagkatapos nakalimutan na natin ang kanyang biyaya pagkatapos ng ilang sandali. Kaya nga, ang galit at paghuhukom ng Diyos ay nagbadya kay Hezekias at sa Juda. Ang pagkalimot sa biyaya ng Diyos ay isang pagiging palalo, pagyayabang. Pagkatapos matanggap, makakalimutan. Ngunit sa verse 26,
Sabi, subalit nagpakababa si Ezekias dahil sa pagmamataas ng kanyang puso, siya at ang mga mamamayan ng Jerusalem, kaya't ang puot ng Panginoon na hindi dumating sa kanila sa mga araw ni Ezekias. Kaya siya po ay nagsisi. Kahit ang mga tao sa Jerusalem ay hindi rin nagbigay sukli sa biyaya ng Diyos, sila rin naman ay nagsisi at pagkatapos ay pinatawad sila ng Diyos. Gaya po nito, pinatawad o pinatatawad po ng Diyos ang bawat isa. At ibibigay niya sa atin ang kanyang biyaya kung tayo ay tunay na magsisisi sa nagawa nating kamalian. Kahit hindi naman natin nais magbigay sukli at tayo ay sumusuway, kailangan po nating magsisi. Dahil kung hindi ang galit ng Diyos ay darating sa atin. Masaya po tayong umaawit ng mga himno dahil sa kaligtasan. Ngunit nakakalimutan po natin ito pagkalipas ng ilang sandali. Alam po natin ng mabuti na kailangan nating sumunod, ngunit sinasabi natin, paano kami palaging makakapamuhay ng ayon sa salita ng Diyos? Meron akong personal na mga issue sa buhay, ganito at ganoon. Ano po bang uri ng mga personal issues meron kayo? Meron ba talagang katanggap-tanggap na dahilan upang hindi niyo masunod ang salita ng Diyos? Kahit na ikaw ay mamatay habang nagdurusa sa mga kahirapan, ito po ay dakilang kaluwalhatian. Kaya kinakailangan at natural lamang para sa atin na suklian ng biyaya ng Diyos. Ang buhay ng mga Kristiyano ay pagbibigay sukli sa biyaya ng Diyos hanggang sa humarap na tayo sa Diyos. At iniingatan ng Diyos sa mga ganitong tao. Kaya ang puso ng mga Kristiyano ay kailangang mapuno ng pagpapasalamat at kasiyahan sa biyaya ng Diyos. Kailangan ng pagpapasalamat at kasiyahan sa biyaya ng Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 5, mula verse 16 hanggang 18, sabi, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Sinasabi po na sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo para sa inyo. Tanging tatlong bagay lamang po, napakasimple. Sabi, magalak kayong lagi. Paano tayo magiging laging masaya? Maging masaya kayo kahit na kayo ay dukha, kahit na ang mga apostol ay nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo noon, sila ay nag-aawitan at natuwa. Nang malapit na pong pugutan ng ulo si Apostol Pablo, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya, kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Sa wakas, sabi niya, ito na ang araw, nagalak po siya. Ang mga taong ligtas ay magiging masaya nasa ang sitwasyon man sila. At sa Filipos chapter 4, habang si Pablo ay nabilanggo sa Roma, ngunit siya po ay nagsulat ng liham para sa mga banal ng Filipos at sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Hindi alam ni Apostol Pablo kung kailan siya mamamatay sa bilangguan, ngunit sinabi niya sa mga nasa labas, sa mga malalaya, magalak kayong lagi, muli kong sasabihin, magalak kayo. Siya po ay palaging masaya, nagagalak. Kahit na malapit na po siyang mamatay, nagkaroon po siya ng kagalakan. Kaya sabi niya, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sabi niya, manalangin kayong walang patid. Hindi ibig sabihin nito na bulong lang kayo ng bulong ng walang patid. Sabi sa Kawikaan 3 verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sa lahat ng iyong lakad, siya'y iyong kilalanin. Ibig sabihin, maging sa daan na nilalakaran natin ay naroon ng Diyos. Manalangin tayo na mamagitan ng Diyos sa mga taong nakakakilala o nakakilala at gabayan sila at isipin ano kaya ang gagawin ng Diyos kapag siya na nandito. Kaya ang pag-usapan ng lahat ng mga bagay kasama ng Diyos ay panalangin sa puso. Kaya manalangin kayo. Sinabi niyo amin, ngunit kumikilos ka ayon sa kagustuhan mo. Kapag nananalangin kayo, Panginoon, gawin ang kalooban mo, Panginoon, gabayan mo kami at protektahan, ngunit nakakalimutan niyo ito, pagkatapos ay gagawin niyo ito sa sarili niyong paraan at mas madali ito para sa inyo, hindi mo kinikilala ngayon ang Diyos sa lahat ng bagay.
Hindi ito panalangin. Ang panalangin, tandaan, ay palaging maging konektado sa Diyos. Alam niyo po ang eroplano, pag pupunta galing ng Korea or sa Korea mula New York, patuloy yung communication. Kung ganun, kapag nasira ang communication nila, ibig sabihin may malaking problema. Maring mawala ang eroplano o bumagsak sa dagat. Kaya patuloy yung pag-uusap ng piloto at ng control tower. Nandito na kami, maayos at walang problema ang paglipad namin. At kapag nagkaroon ng problema, kaagad nilang sasabihin, number one, parang medyo kakaiba ang makina namin hanggang sa makarating sila. Alam niyo po ba na ang buhay pananampalataya din ay buhay na laging konektado sa Diyos? Ito ang buhay ng pananalangin. Manalangin kayo mula sa mga maliliit na bagay, ipanalangin ninyo hindi lang yung maliliit, maging yung malalaking bagay. Tungkol ito sa pagbibigay ng aking puso sa Diyos at pag-usapan nito. Yan ang pananalangin. Kaya magalak kayong lagi at manalangin kayong walang patid. Ang maniwala at magpasalamat sa gabay at tulong ng Diyos sa atin ay ang buhay Kristiyano natin, at kapag nagkaroon tayo ng buhay ng pagsunod sa salita ng Diyos na may pusong nagpapasalamat at nananalangin, magkakaroon tayo ng normal na buhay pananampalataya. Ligtas ka na. Kailan mo gustong magkaroon ng normal na buhay? Pagdating mo sa church, nananalangin ka, umaawit ng mga himno at nakikinig ng maigi sa salita. Ngunit, kapag nasa labas na kayo, ginagawa ng puso mo ang lahat ng gusto nito. Alam ko po na tayong mga Kristiyano, sinusubukan natin talagang mabuhay, ngunit minsan, hindi tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag ganun, dapat tayong magsisi. Kaya nga, sa tuwing New Year, dapat patuloy na tine-check nyo kung lumalago ang inyong pananampalataya. Dapat may paglago sa ating pananampalataya. Kung titignan natin sa Habakkuk chapter 3, simula verse 17, nanalangin si Propeta Habakkuk, sabi niya, bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ang bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Wala nang iba. Ganoon at ganito, ngunit sabi niya, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking matataas na dako. Kaya mayroong kasabihan na ang pusong nagpapasalamat at nagagalak sa Diyos kahit nawala na siya ng anumang bagay, dahil kasama niya ang Diyos, sasabihin niya, patayin o iligtas, gawin ng Panginoon kung anong nais niya. Kung ganun, Diyos ang bahala. Opo, kapag humingi tayo. Ngayon, tignan ulit natin, 116 sa Psalm. Awit 116 verse 12. Simula verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang mga bayan, ng kanyang bayan. Upang masabi na aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito ay pagbibigay, pasasalamat. Pagbibigay ng pasasalamat at papuri. Tama po? Kasi sabi niya, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Dinagdag, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Ngayon, ang lugar kung saan sinusuklian ang biyay ng Diyos ay sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Kaya pagkatapos maligtas, hindi na tayo nabubuhay ng mag-isa. Sa harapan ng kanyang bayan, ito po ang church, ang iglesia. Sa harap nila, ipinapahayag ko ang aking pananampalataya. Ibinibigay ko ang aking patutuo at gumagawa ako ng pangako kung paano ako mabubuhay para sa Panginoon. Kaya sabi, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Anong klaseng panata ito? Ito ay panata sa pagsusukli sa biyaya ng Panginoon.
Tingin ko po, alam nyo ang kwento ng German na si Count Zinzendorf. Siya ay isang born again. Na born again na po siya dahil siya ay galing sa pamilya ng mga count. Ibig sabihin, may malaking kayamanan. Gayunpaman, sa isang art museum sa Germany, mayroong larawan ni Jesus na nakasuot ng koron ng tinig habang nakapako sa krus. Dumadanak ang kanyang dugo at namatay. Sa ibaba ng larawang ito ay nakasulat, "Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, ano naman ang ginagawa mo para sa akin?" Ano ang ginagawa mo para sa akin? Natigilan si Zinzendorf sa harap ng painting at bumagsak siya kalaunan at ganun na lamang ang kanyang pag-iyak sa harapan ng painting na yon. Tumayo siya sa harap nito. Pagkatapos gumawa siya ng pangako sa Diyos, sabi niya, "Ngayon ay mabubuhay na ako para sa Panginoon. Para sa Panginoon lamang, para kanino siya nabuhay? Para sa Ebanghelyo." Kaya nakilala niya si John Wesley ng England. Nang maging aktibo sa evangelism si Zinzendorf sa Germany noong 8th century sa Europe, naborn again ang mga Puritans at ibinigay ni Count Zinzendorf ang lahat ng kanyang ari-arian at gumawa siya nakasama nila. Malaki ang kanyang naiambag sa world mission. Kahit na hindi tayo maging gaya ni Zinzendorf, tandaan po natin, dapat din tayong lumuhod sa harapan ng Panginoon at sabihin natin, "Paano ko masusuklian ng lahat ng biyayang ibinigay mo sa akin? Ano ang mga bagay na maaari kong gawin?" Kung mayroong bagay na maaari natin gawin, hanapin po ninyo ito at sabihin ninyo, "Mabubuhay ako ng ganito para sa Panginoon mula ngayon." Kailangan din nating gumawa ng panata. Ano ang aking gagawin? Susuklian ko ang biyaya ng Diyos sa natitirang mga araw ng aking buhay. Kailangan rin nating mamanata. Sabi ng Biblia, "Mamanata ka sa Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang mga iyon." Nais ng Panginoon na suklian natin ang biyayang ito sa harap ng mga tao. Suklian ito sa harap ng church. Sinabi noon ni David, "Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panatas sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan." Kaya bilang hari ng Israel, kalaunan, itinalaga niya ang lahat ng kanyang mga kayamanan at pagmamayari upang maitayo ang templo sa katapusan ng 1 Chronicles chapter 29. At sabi niya sa 1 Chronicles chapter 29, "Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang maghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ay aming ibinibigay sa iyo." Sa church, kapag tayo ay nagbasya na mabuhay para sa Panginoon, ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya. Pagkatapos ay gumawa kayo ng panata at matapang itong isagawa. Makikita ito ng iba at tutularan din po nila kayo. Kasi 2 Corinthians 8, verse 3 and 4, "Ako ay makakapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal." Ang mga kapatiran noon sa Iglesia ng Macedonia ay gumawa ng panata nang sila ay nagbigay ng kaloob upang tumulong sa mga banal na nasa Jerusalem. Kaya ang kanilang sigasig ay naging halimbawa sa lahat ng mga banal na nasa Thessalonica at Macedonia at sa iba pang mga kapatirang sumusunod sa kanila. At ito ang pumukaw sa mga puso ng iba na gaya ng gatilyo. Hindi po tayo nabubuhay upang may maipagmalaki. Subalit kung tayo ay magiging mabuting halimbawa kung paano dapat mabuhay ang isang Kristiyano, ito po ay maganda at ang iba ay susunod. Dapat akong mabuhay gaya ni brother na ito. Dapat ko ding gawin ang kagaya nito. At dahil dito, sila ay nasasabik na makibahagi sa grupo, sa kapulungan, upang suklian ang biyaya ng Panginoon. Kasi sinabi po sa Biblia, sa Ecclesiastes 5:4, "Kapag ikaw ay gumawa ng panata, huwag kang magpaliban ng pagtupad.
Gayunpaman po, ito ang panata na maaari po nating gawin. Ang atin pong church ay hindi masyadong nagbabanggit ng tungkol sa offering, maliban na lang sa sermon tungkol dito sa paumpisa ng taon. Subalit, kumuha po ako ng isang offering envelope ngayon. Lahat po ay napalitan na ng bagong envelope. Lahat po. Dapat ko pong isulat ang aking pangalan doon, subalit hindi ko pa naisulat. Wala po akong oras kaya pinakisuyuan ko po ang isang deacon upang isulat ito. Gayunpaman po, dapat tayong mag-desisyon sa offering. Ang pagbigay sa kung ano ang aking napagdesisyonan ay ang pagsusukli sa biyaya. Ang tithes, ikaw po ay dapat din pong mapagdesisyonan. Hindi ko po alam kung dapat ko po itong sabihin, subalit ako po at ang aking asawa nagpapaligsahan kami sa offering. Noong bagong taon ay pinag-usapan namin, mari ba tayong gumawa ng higit pang donation? Dapat tayong gumawa ng offering para po sa world mission. Salamat po sa Diyos. Habang marami kaming binibigay, alam niyo po, ay mas madami ang aming tinatanggap. Kami ay gumawa ng panata na suklian ng biyaya ng Panginoon at amin po itong sinusuklian. At ang Diyos po ay kasama namin. Kapag gagawin natin, totoo, Diyos ay kasama natin. Tinutulungan niya tayong magbigay ng offering. Kasi 2 Corinthians 5:14 at 15, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Bakit po ba namatay ang Panginoon sa halip na tayo? Upang tayo ay mabuhay sa kanyang kamatayan. Kaya upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya may kanta, if I live for you, if I die for you. Sabi po, we are the Lord's. Opo, ang aking buhay, kaluluwa, ang aking buhay ay sa iyo. Kaya kung ako man ay mabuhay o mamatay, hayaan gawin ito ng Panginoon. Ang buhay na aking ikinabubuhay ay hindi para sa akin, kundi para sa Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa akin. Kasi Romans 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay, kahit mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Ito po ay normal lang dahil ako ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kung kayo ay nabubuhay, nagdurusa, kumakain at namumuhay ng masagana para sa inyong sarili, ito ay mahirap na buhay. Hindi po ito pagpapala ng Diyos, kundi isa itong sumpa. Alam niyo po ba? Subalit ang magdusa, mag-alala para sa aking sarili at puro na lang sa aking sarili, hindi yan maganda. Subalit ang magdusa, mabuhay at magsakripisyo para sa Panginoon, ito ngayon ang dakilang karangalan. Nagnanais ang Diyos na suklian natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya sa Revelation 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Hawak po ng Panginoon ang gantimpala para sa atin. Sabi at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kaligtasan ang pinasakdal ng biyaya ng Panginoon. At gagahantihan tayo ng Panginoon ayon naman sa ating buhay pagkatapos ng kaligtasan. Ang gantimpalang ito ay hindi natatapos sa palakpak kapag natanggap mo ito. Ito ay walang hanggang karangalan. Maging sa ngayon, kung tayo man ay pumunta na sa Panginoon, sabi po sa Biblia na tayo ay gagantimpalaan ayon sa ating ginawa at tayo ay papupurihan o di kaya yung iba sasawayin naman. Ayos lang po ba ito? Nabuhay ako ng maayos. Kaya niyo po bang sabihin yon? Magkakaroon po kayo ng labis sa panghihinayang kapag nagkataon. Kung alam ko lang na magiging ganito, nabuhay sana ako ng gusto para sa Panginoon. Kaya tayo po ay manghihinayang dahil hindi tayo nabuhay ng maayos para sa Panginoon. Dahil ang puso natin ay natangay ng mga walang kwentang bagay. Mga bagay na mawawala ng mabilis para lamang sa laman. Wala na pong pagkakataon pa. Kaya ang pagpupuri po sa Panginoon ay dapat din pong may pagpapasalamat at galak para sa biyaya ng Diyos. At ang buhay natin ay dapat na maging karapat dapat para dito. Kapag tayo ay nagtitipon at nagpapatutuo, nabuhay ako
Gayan ganito, nais kong mabuhay ng ganito sa hinaharap. Kung ganoon, dapat mo po itong pangatawanan. Sa pagkakataon na ito ay dapat na mapagdesisyon na ninyo ang inyong tithes. Sa Malachi chapter 3, nangako ang Panginoon na kung ibibigay natin ang ikapo, pagpapalain tayo ng Diyos. Alam mo po, hindi lamang 10% ang tithes dahil ang lahat naman po ay pagmamayari ng Diyos. Kaya dapat nating gamitin ang ating pera nang ayon po sa kalooban ng Diyos. At ang word mission offering, ako po ay nagpapasalamat na tayo ay nakapag-evangelize na sa nasa 80 na mga bansa sa buong mundo. Kapag binibilang ko po ang mga churches sa ibang bansa, nagpapasalamat po ako. Mayroon na pong 964 na mga churches sa mga nasa 80 na mga bansa. Ito po ay madami at patuloy pa na dumarami. Ito po ay nangangailangan ngayon ng malaking pera. At marami po sa ating mga kapatiran ang aktibong nagbibigay ng offering para sa ating world mission. Hindi po sila makakahayo bilang mga missionary. Subalit, iniisip nila na sa pamamagitan ng offering nila ay makapagpapadala sila ng mga missionary. Ngayon, hindi po natin alam kung sino at paano ang sakripisyo para sa ebanghelyo. Subalit kapag tayo na po ay tumayo sa harapan ng Panginoon, lahat ay malalahad, malalantad. Kaya pakiusap po, gumawa ng panata na maging masipag at tapat sa pagbibigay at gawin ang inyong ipinasya. Sa 1 Corinthians 15:58, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat ng ating sakripisyo at mga paggawa para sa pagbabahagi ng ebanghelyo, tandaan natin, para sa Panginoon at para sa church, ay hindi po walang kabuluhan. Ito po ay mananatili ng walang hanggan sa harapan ng Panginoon, kaya pakiusap gawin po ninyo. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Ama, maraming salamat po para sa lahat ng biyaya na iniligtas niyo kami gamit ang inyong mahalagang dugo sa kapatapusan ng panahon na ipinasya ng Diyos at binigyan kami ng buhay na walang hanggan, dakilang pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ganang sabi ng Biblia, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi na po kami dapat mamuhay sa aming buhay para sa laman, para sa sarili namin, kundi para lamang sa Panginoon na nagligtas sa amin at para suklian ang biyaya ng Diyos sa abot ng aming makakaya. Pakiusap, gabayan po ninyo kaming maisagawa ang bagay na ito. Bigyan kami ng karunungan, tabang, abilidad na magawa ito. Nawa biyayaan ng Panginoon ang lahat ng mga kapatid, sampu ng kanilang mga kapamilya. At tulungan po ninyo kaming mapaglingkuran kayo sa natitira naming buhay at mabuhay nawa kami para sa kaluwalatian ng ebanghelyong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.